Hello, good morning. So, may job tayo today, TV. Ito siya, model. Inspector Pro. SP27SD-IPS. 12 volts, 4 ampere. So, galing siya ng Paranaque City. Galing siya ng Paranaque City. Tapos sinip sa atin dito sa Antipolo City. So, malayo yung pinanggalingan. So, no power. Yun ang sabi ng ating customer. So, testerin natin yung voltage ng charger niya. So, yan. Dapat 24 volts. At 12 volts. So, meron siyang 12 volts. So, plug natin. Yun na natin kung may signal. Ito yung ano. So, wala siyang any signal. I think ito yung LED niya sa dulo. No power. So, buksan natin. At siya walang power. So, hindi natin makita kung may basag o wala. Pero wala naman siyang basag. Yan, wala naman ako makikita ang basa. Buksan ko muna siya. May mga tornilyohan dito. Mabilis lang naman ito buksan. Easy lang naman siya buksan. Tornilyo siya dito sa ilalim. Ayan, so nabuksan na natin. Easy to open lang yan. Pag kasi nakatornilyo naman siya sa ilalim. Ibig sabihin, pag ganun lang open. Madali naman siyang buksan. So, ang signal light niya, dito, may power on. Dahil no power siya, so check na natin yung board. Saan natin ito? So yun, tanggal ko na yung tornilyo. Parang nagagalaw na rin siya ng technician. Tanggalin natin ito ng sabit. Tanggalin natin yung malak. No power. Check natin kung may shorted. So meron tayo dito 12 volts. Check natin yung fuse. So okay naman ang fuse. Shorted ang fuse, so okay siya. Ano ito? Ano tayo nakaangat? So, meron dito ano? Ano kaya ito?
na siyang power. Ano natin yung transistor. Diode mo tayo. So, responsible. So, okay siya. Ha? That's it. Ano tawag dito? Nabila ang pangatalo. Sabuli din, konti lang ang pesa niya. Tingnan natin kung nakakabot na ito. Voltage tayo. Hindi pa makapasok pa dito. Wala. Bolts, lumampas ba ang 12 volts? Bakit? Hindi siya lumalampas. So, ayan. So, yung ating ano, may fuse tayo dito. So, mayroon tayong 12 volts. Yun yung pagliba ng fuse. T yung number ng fuse. Pagliba natin, na pumapasok lang ng fuse sa pagliba ng fuse is 4 volts. So, ibig sabihin, either may shortage siya or kung ano man. So, hindi siya lumiliban sa fuse. 4 volts lang yung pinapasok niya, lalampas niya sa fuse. So, hindi siya nakakarating dito. At makarating siya dito. So, try natin ang ibang charger. 12 volts naman yan. Gamit na lang ako ng pang injection. Sa ating DC power bench. So, 12 volts. So, DC tayo. Sa power bench tayo. Natin kung lalampas pa rin, baka mahina na yung charger. So, 4 volts talaga. Ito ay 12 volts. Mo tuloy ang power. So, unplug natin itong kanyang LDBS. Maka-grounded lang, kaya hindi nagtutuloy ang power, hindi lumalampas sa fuse. So, minsan kasi grounded lang siya eh. Yeah. So, try natin siyang linisin. Hindi lumiliban sa fuse yung kanyang 12 volts. So, okay naman ang fuse niya buo. So, yung fusible resistor kasi nito is may hindi siya ordinary fuse na. No? May resistance pa siya na halimbawa ay 0.126 ohms. Yan. Kaya pag may halimbawa shorted, nagpo-protect yung fuse na yan, hindi agad siya pumuputok. So, may resistance pa siya.
Tingnan lang natin itong GPS connection. Tingnan natin kung liliban yung power. Tanggalin muna natin siya. Ayan natin sa sitting yung board. So, backlight. Remove natin yung backlight. So, lagyan natin siya ng 12 volts. Saksak ulit natin siya. Tingnan natin kung so, mag-inject na lang pala tayo sa kabila. Tingnan natin kung kompleto yung voltage. So, yung pang-inject ko dito. Tingnan natin, inject tayo dito sa kabila. Sa liba ng plus. Natin kung may shorted. So, around 12 volts lang. Check natin yung kanyang DC power pins natin. Check na nyo kung mag-shorted tayo. Ayan. So, kumakain siya ng ampere. Ang ilaw siya. So, nakapag-plug yung LDBS natin. So, inilaw siya. Oh. Ngayon, nag-blink. So, kung sira yung, nakapag-unplug din yung ating backlight. Either kung may sira siya, para ma-check natin kung saan ang sira. Ayun, namatay. Nag-zero. So, kapit natin yung ano. Sa backlight. Unplug pala ito. Tignan natin kung power on natin siya. Oops, hindi natanggal. Tanggal yung ating injection. Yun, umilaw siya. Tumaas yung ano niya. Nag-zero. So, yung ganitong TV na dahil IPS siya, may sensor itong ito. Sisense yan. So, check natin kung may supply siya. Kung nagkaroon siya ng mga supply. Minsan kasi, nagkagaya niya, nag-blink na lang siya yung dito. May sensor yan na power saving mode. So, tester natin siya. So, i-tester natin. Kung may supply na yung ating ano. So, ground. Kailangan magka-supply ito eh. Ito kasi yung power IC. So, yan. Meron tayong 3 volts. May 5. Yun, 5 volts. Sa kabila. So, ground. So, saan ba responsible itong ating 12 volts? Itong IC siguro na ito. Na maliit. Yun ang inya. Okay. In niya. So, dalawang pin yata yung in niya. Ito yung responsible sa output in volts. 4.5. So, check natin ito. May transistor dito. Solo. So, may 1.2. I think this is a supply para sa kanyang dito sa mga to. Yan. 1.2 or sa BIOS chip. Ito yung BIOS chip niya. Ito pang bias nito. 1.8 to 1.2. So, hindi siya nag-on. Ano? Wala pang supply ang bias chip. Ayun, 3. So, may 3 volts tayo. So, may supply siya. So, may supply tayo doon.
Ayan, 2.3. So, pin 8, yun, meron tayo. So, meron tayo sa pin 8 na BCC. 3.3. Okay? So, pag ganyan, ibig sabihin, isalpak natin yung ano, itong mga tinanggal natin. So, remove lang natin yung supply. After cleaning, baka short. Tanong ko lang, hindi ka ba nagbibenta ng CP? Ay, hindi po eh. Wala akong binibenta pa. Sige po. Balik natin. Backlight. So, check natin kung yung supply dito ay mawawala. So, dahil naka-injection tayo, check natin kung available pa rin siya. Ayan. So, umilaw siya. Tignan natin kung mabagsak. So, ayan. Siguro, possible power saving mode. Tingnan natin kung ano siya. I-on natin siya dito. Patayin muna natin. Tapos tingnan natin kung magkakaroon ng supply. So, angat natin. Ayun. So, meron siya. Ayun. No signal. Ayan. Power saving siya. Ah, okay na to. Okay na siguro ito pag ganito. Mga grounded lang yung kanyang backlight. So, try natin yun. Bio charger tayo. So, ilog muna natin itong mga ito. Try natin yung injection. Then, kung papasok pa rin yung supply na 12 volts. So, charger tayo. Ito yung kanyang charger. May ilaw siya. May lights naman. Check, saksak natin siya. Ayan, humilaw. Oops, namatay. So, nagbiblink. Standby. Ayan. Check natin kung may supply na sa kabila. Lumiba na yung supply. Kailangan kasi, kanina, kagaya kanina, walang supply yung ating pagliba ng fuse. So, nagpo-protect siya. Either may nasisin siya na ito ba yung ito? Yan. Kailangan lumiban sa fuse yung ito. Tayo. Reset ko itong ano, ating PC. Oops. Ayun, umiilaw siya. Dapat hindi mamatay. Ay, namatay. May ilaw, tapos stable. Ibig sabihin, may data na to. Stable na siya eh. Ayun. Ayan, okay na. Magana na. Expecter. Ayan, so hindi siya namamatay. Ayan lang problema niya. Simple lang ang ano niya. Power on. Ayan. Ayan. Kaya na siya. Power na. So, Spectre Pro. So, may ilaw na siya. May LED lights. Kaya na siya. Ito yung charger. May LED light na naman. So, cable, ito dito,
Mas power dito. Okay. Okay na siya. Ayan. Tanda. Wala naman siyang basag. Working na. May power na siya. Natutuwa yung ating customer. So, hindi sayang yung shipping fee niya. Galing Parañaque City, papuntang Antipolo City. So, gumagana yung kanyang Spectre Pro na IPS. Ayan. May mga pangalan yung kanyang item. Nilagyan talaga niya ng pangalan. Kompleto. Ayan. Nilagyan niya ng pangalan. Choking. So, may-ari nito ay si Sir Willy Ong. Sir Willy Ong. So, Chinese yata yung may-ari. Ayan. So, okay na yung kanyang pinarepair. Wala naman siyang basag. Na malinis. Yun. So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. So, salamat sa ating customer na taga Parañaque City. Nag-shipping siya ng 27 inches na monitor na Spectre Pro IPS. Okay, shoutout po kay Sir Willy Ong. Okay? Hanggang dito na lang ating video. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.